satunya. Tapos kontrol yung mga piston. Tapos mga piston. Ang apostol ay siyang magulang natin sa pananampalataya. Amen. Lata. Epeso 2:26. Ang ating aral ay nakabatay sa aral nila. Ano ba ang puso ng mga apostol? Dere yan sila. Buksan niyo, Epeso. Buksan niyo ang gawa. Okay, tagabasa na lang. Gawa na po. Huwag mo gagalawin, ha? 2:42. Epeso 2:20. Walang magbabasa? Epeso 2:20. Sa mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propita na si Kristo Jesus din ang panulong bato sa panulo. Okay. Huwag mag-sir pag walang lamesa, ha? Kailangan may, maraming lamesa, dapat may lamesa sa sirvan. Okay. Next. Acts 2:42. Doctrines of the Apostles. Ito na po. Acts 2:42. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. They were steadfast in the apostles' doctrine. Anong version? Acts 2:42. 46. Wala. Panatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may ganak at may katapatan ng puso. Ulitin mo imparting apostles' doctrine. Nagpatuloy sila sa... Wala namang aral na apostolis dyan, ah. Sila ay nagpatuloy sa aral ng mga apostolis. Ang aral ng mga apostolis, yun ang ating pundasyon. Yun ang babalikan. Tinuro natin ng Acts 3:19-21, pagsasauli ng lahat ng mga bagay, isasauli ang mga orihinal na aral ng mga apostolis. Kung sila ay nagbautismo sa pangalan ng Jesus, babalik ang bautismo sa pangalan ng Jesus. Kung ang pagkakilala nila sa pagka-Diyos ay yung ama na nahan sa anak, naging isa sa kanyang spirito ng anak. Yan ang magiging aral ng huling araw, sa huling araw na pahayag ng Diyos. Ibabalik yan. Kung ang communion nila ay ginaganap sa mahal na araw, sa Passover, sa day, Feast of the Unleavened Bread, gaganapin din yan sa huling araw. Babalik ang aral na yan. Kung sa communion nila ay hindi nakaharap, hindi naka-circle na cell groups, katulad ni Greg Mills. Babalik din yan. Kung sila, ang kanilang pagsamba ay hindi lang kapilya, kahit bahay-bahay, babalik yan. O, sa yung bahay nyo, huwag ipabayaan. Hindi yung bahay nyo, ugat ng telenovela. Yan ay taong ginawa. Kapag nyo? Ang pamilya nyo, meron tinatawag na prime time. Ibig sabihin, primetime sa huling bida. Araw, prime time sa Panginoon, hindi prime time sa kaway. Prime time bida. Yung mga libangan na hindi maka-Diyos, tapon nyo na yun. Alam nyo ba yung Pentecostal na sinauna pa sa time natin, yung 1900s? Napaka-init nila, na buong buhay nila, pag meron silang bakanteng oras, binibigyan nila sa Panginoon. Kapano natin na wala na yan? Evangelize lang sa evangelize. Marami lang tayong tao. Pero, yung kanilang buhay, hindi natin tinuturuan. Ano ba yung tamang klaseng pamumuhay sa Diyos? Tama mo lang namin siya. Okay. Ito ang mangyari sa huling araw. Yung anak, babalik sa puso ng ama. Bago dumating ang kapinakilabot ng araw pa.
ang may sinugo na Elias dito. Patunayan natin na meron tayong Elias na Hentil tayo eh. Nangyari ang sanksyon. Pabalik din sila sa aral ng mga apostoles. Tayo, kailangan bumalik sa aral ng apostoles. Pero bago tayo makabalik, sinig Elias na sinugo para sa atin. Paano mo nalaman si Barbara na? At hindi si Dowie, hindi si Tibuloy, hindi si Alteda. Sa panahonan. Brother... Dahil po yung mga media. Ma, siya ang design na ito. Anong pinagsimula ni Alexander Dowie? Pentecostal Revival. Anong pinagsimula ni Almeda? Pentecostal Revival lang. Anong pinagsimula ni Barbara? Word of God. Restoration ng original apostolic. Hindi lahat ng tinuturo natin na apostolic doctrine na ituro niya lahat, pero nasimulan niya. Nabuksan niya. Nabuksan niya tungkol sa Godhead, sa baptism. Nabuksan niya tungkol sa mga hiwaga ng Diyos. Ngayon, kayo na magtanong. Wala ko yun. Osna, parang